Hello, good morning Philippines. Ayan, pwede na po tayo mag-live dito sa ating Maharlika Channel. Pagkalipas ng mga ilang siglo, ayan. Dahil syempre, alam niyo na ang mga nagsasabi ng katotohanan ay pilit na binubusalan. So it's been a while, my God, for 3 months po yata. Yeah, for 3 months. Hindi tayo nakapag-live dito sa Maharlika Channel. So, dito lang tayo live ngayon. Gusto ko kayong imbitahan na pakifollow po ninyo ang aking page na Maharlika Boljaquera. Okay? Ayan, dito si Lola nagduduyan-duyan muna habang nagpapahinga. Ayan, ang mga palangga ko, buhay na buhay. Buhayin natin ang channel na ito. Alright. Ayan, nangatin na. Mukhang may lamok. Mukhang may jejimon na pumunta dito. Alright. So, yeah, may lamok din dito sa Amerika, palangga. Kasi ano na, taglamig na. Yeah, malamig na. So, iniimbitahan ko kayo. Hi, Samarie, how are you? Tekil Prada, iniimbitahan ko kayo na pumunta sa Maharlika Boljaquera na Facebook. Although, hindi pa rin tayo makalive dyan. Para lang po meron tayo mga panangga sa kalaban. And also sa Maharlikan Travel and News. Ayan, mga couple of days na lang, pwede na rin tayo makapag-live doon. And also, paki-follow ni, paki-subscribe yung YouTube channel na Boljaq TV. Boldyak TV. Kung gusto niyo naman ng mga lamyerda ko, Cruz Galore, go to Hitad TV. And of course, nandiyan pa rin yung ating channel na Maharlika and sa YouTube and Maharlikan Travel. Pero nakatutok muna tayo ngayon sa Boljaq TV. Ayan. Hi, Melvin. Laking danong palangga. Thank you. Ayan. Ahasan. May mga ahas. Hindi po pwedeng tumigil ang kwento ng ahasan dahil ang ahas minsan nasa loob ng bahay at may nag-comment kasi. Alright. Katatapos lang. Ang sabi? Sabi nung palangga. Katatapos lang ang issue tungkol kanito. Zainab. Wilbert, actually hindi ko nasundan yung kwento nila. Pero I think it's about betrayal. The reason why tinitlan po natin ang betrayal ang itong vlog natin. From Davao, si U Spores. Welcome back, sabi ni Gracie. Ayan. Napaka-fresh naman, sabi ni Takush. Of course, kaliligo lang ng lola ninyong Hitad. So that's cool lang po ito. Medyo, aray ko, hindi masyadong politika ang eksena. Pero samahan na rin natin kasi ang vlog ko, it's about politics, about betrayal. You know what? Yung nangyayari sa mga artista ngayon, although hindi ko nasundan yung kanilang mga issue, pero it's about betrayal. Okay? Panglilingkis. Hi, Tet. Panglilingkis sa kaibigan, panglilingkis sa bayan, di ba? Panglilingkis sa kapitbahay, pagsisira sa tao, you know, sa kaibigan or sa isang appointees or whatever. So, yung betrayal o yung ahasan, nangyayari po yan sa everyday life. Ngayon, anong gagawin natin dyan? France, Jose, from Las Vegas. Malo ni Lazar. Ayan, natutuwa naman ako. Buhay na buhay ang page show dito. Akala ko nategi na ito ng kalaban. Ayan. So, yeah. Paano ba natin maiwasan? Actually, hindi mo maiiwasan ang betrayal. Let's talk about muna betrayal sa kaibigan. Hi, John Delphine. So, betrayal sa kaibigan, ang dami kong naranasan na ganyan. Growing up. May mga kaibigan ako, elementary, high school, na they're still there. And college also. Pero sa college friends ko, ang dami talagang nang linkis sa akin. Ang dami andyan. Minsan nanonood sila. Especially nung tumayo ako sa issue ng ABS-CBN. Marami akong mga super-duper close friends na talagang nilingkis nila ako ng bonggang-bongga. Pero buhay pa rin naman ako, right? Juna Cinto. Alright, from Germany, MZJ. Jonah Glenda. Oh, diba? Buhay na buhay, hindi trolls ngayon ang mga nanonood. Yung mga nagko-comment kasi, marami mga digital warrior ng ahas niyan eh. Pero never mind. Kailangan di tayo magpa-apekto. Hi, Brian Kalagi. Thank you. Okay, let's talk about betrayal. Excited kasi ako mabati kayo. Pasensya na, Justin Enriquez. Alright. Nung marami akong controversial na tinayuan ng mga issue, may mga kaibigan ako talagang nandiyan sila pero alam ko nandoon yung kanilang disgusto sa akin.
nakipag-plastic-plastic lang sila, mga ganyan. Pero hindi naman ako naapektuhan. Kasi kahit magkipag-plastikan sila, marami namang tao like you guys na naniniwala at nag-stand sa aking laban. Ang hindi lang maganda, pag may kaibigan ka na tinulungan mo, kaibigan mo na kinupkup mo, tapos so kaibigan, kamag-anak, whatever, sa kabila ng ginawa mo, aanuhin ka patalikod. Diba? Alam mo, sasakyan ka patalikod. Yun yung malungkot, pero part yan ng buhay. Kaya you have to be strong. You have to be strong, we have to be strong kung paano labanan. Okay? You know what? Kwento ko lang to. Nung ako ay nag-apply sa isang fast food chain, I was so young, 17 years old. Hindi ko yun first job eh. Summertime of 1992. Okay, summer of 1992, di ba mga nakaraan? Sa food chain, tinanong ako, okay? Nung in-interview ako, tapos na actually ang interview palangga. Tapos na yung interview, nag-training na kami. May isang tanong doon, during the training namin, orientation namin, siguro mga natanggap kami sa trabaho, siguro mga, sabi na natin mga 16 service crew. Tinanong kami na kung ikukumpara mo ang sarili mo sa hayop, ano yon at bakit? Diba? Hi Downey, how are you? Okay, Dan Michael. Thank you, Dan, for your love. Andrea Mercado, thank you. So, tinanong kami, mga bagets pa kami, mga kasama ko, 17, 18, 19, mga working student. So, yung iba, pa-cute yung sagot. Paano mo ikukumpara yung sarili mo sa hayop? Yung iba, pusa, kasi cute. Mga ganon. Yung iba naman ang sabi, aso, kasi tagabantay ng, maamo, friendly yung aso, mga ganun. Kalabaw kasi hardworking. Ako din tinanong ako, sabi sa akin, ikaw, sabi sa akin, anong hayop ka? Sabi ko, ahas. Relate ang mga hitad. Hi, Juvie Dillon, ahas. Nagtawanan yung mga classmate, ay mga kakuro ko. Nagtawanan sila. Talagang, hindi pa nila alam kung bakit. Sabi, ahas, ahas ka, ganun. Sabi ko, puting ahas. Oh, diba? Bakit puting ahas? Tinanong ko na manager, nalala ko pa yung pangalan niya, si Ma'am Maru. Oh, sino nakakilala kay Ma'am Maru? Anyway, bakit? Bakit ahas? Sabi ko kasi po, yung ahas, diba kapag nasa gubat, kapag may mga tao, o like hayop na ibang hayop na pumunta sa kanilang kuta, diba? Sa snake pit. Meron yan, sa Malacanang. Diba? Pag bumunta doon, ang puting ahas, well, particularly, lahat naman ang ahas, malupit ang pakiramdam. Sabi ko, yung ahas kasi, ang lakas ng pakiramdam. Pag konting kaluskus, nafe-feel ng ahas na mayroong kalaban. Sabi ko, ganun po ako. Ang ahas kasi pag nasa gubat, alerto sila. So, nararamdaman nila kung kailan lulusubin ang kanilang kuta. Diba? So, kaya po ako ahas. Yun yung good side ng ahas para sa akin. Diba? Pero pagdating sa panglilingkis, sabi ko, paglilingkis ng kaibigan, ng kung sino man, yun ang hindi ko iko-compare ang sarili ko. Yung mabilis ang sense, pag-sense ng kalaban. Kaya ahas ako. Alam mo ba, syempre natanggap ako sa trabaho, orientation na nga, di ba? So, tuwang-tuwa yung aking manager. Sabi nga, tapos yung mga classmate, ay mga kakuro ko, inano nila ako, yung parang, ahas ka pala, sabi ko, puting ahas, ganyan. So, anyway, sa gubat man, wala lang, story time ng aking kabataan. Sa gubat man kasi, sa bahay, sa Malacanang, meron talagang manglilingkis, meron talagang betrayal. Kaya dapat, meron kang karakter na positive ng ahas. Alam mo kung kailan ka lilingkisin. At alam mo rin kung kailan ka tutuklawin. So, yun yung nangyayari sa mga relasyon ng kaibigan at even sa love life, di ba? Itong mundong ito, it's so, sabi nga nila, cruel world, di ba? Magulong mundo, pero it's up to you kung paano mo i-spend ang iyong time sa mundong ito para maging mabuting tao.
Kung may kaibigan ka na tinulungan ka, binangon ka muli sa pagkalugmok, di ba? Huwag mo siyang lingkisin. Huwag mo siyang kagatin. Di ba? It's the same thing sa politika na kapag sinuportahan kayo ng tao, di ba? Huwag niyong lingkisin ang tao na after election, eh goodbye, my love. Di ba? Bahala na kayo kasi after tapos election, nakapwesto na ako. Goodbye na, wala ka ng pakialam dun sa mga taong supposedly yun yung, you know, iaangat mo ang moral, ibabangon ang buhay ng mga tao. Ganun lang, kaya itong mga away-away na ito, mga betrayal, normal yan, everyday. Dapat magiging puting ahas ka, huwag kang ahas na nanunuklaw, okay? Huwag kayong ahas na nanglilingkis, right? Nagtatanong kayo kung sino yung ahas, oh my God! May na ba yung ano natin, palangga, yung pakiramdam? Dapat maging ahas kayong puti para mararamdaman ninyo kung sino yung tinutukoy natin. Diba, Mamo Erlisa? Ayun. So, it's so sad kasi ako marami nyo akong kaibigan na tinapon ko na sila. Tinapon ko na. No, actually, hindi ako nagtapon. Sila yung tinagtapon sa sarili nila. Nung bago pa lang ako sa Amerika, i-share ko ulit dahil siguro simula 2015 na i-share ko na to eh. Mga first year ko sa Amerika, syempre dami natin nakikilala, tapos sobrang positive ako, sobrang punong-puno ako ng pangarap, na kasi nakapag-work ako right away, di ba kinuwento ko na sa inyo, naging tindera, caregiver, nag-work sa isang law office temporarily, mga ganyan. So, punong-puno ako ng pangarap hanggang sa yung energy ko ay binibigay ko rin sa kapwa Pilipino ko. When I say binibigay ko, yung mga bagong dating, tinutulungan ko sila na makakuha ng trabaho. Kasi gusto ko silang, katulad ko, bago sa Amerika, di ba, kahit tindera, kahit paglalako yata ng kung ano, papasukin mo to survive, di ba? So, yun, binalik ko yun sa aking kapwa Pilipino, kaklase, kaibigan, mga first year, second year, I think. Pero marami yung mga tao doon na tinulungan mo, sinira ka pa rin nila. Ganon talaga ang laro nila eh. Wala kang magagawa. Kaya dapat protektahan mo yung sarili mo at maging strong ka. Kasi ang ahas along the way, ahas sa Malacanang, ahas sa bahay niyo, ahas sa opisina ninyo, hindi po talaga mawawala. So kailangan mo protektahan, kailangan maging ahas ka na puti. para ma-feel mo yan, maramdaman mo yan, kung paano kanila sisirain. Kasi ang ahas naman, walang ano yan, walang pinipiling lahi. Kahit pula, puti, brown, itim, meron yan. So it's up to you kung paano ka manindigan. Kasi yung iba, kapag nilingkis kayo, nade-depress kayo, di ba? Nade-depress kayo, na panghihinaan kayo ng buhay ninyo. So, yun yung mga nangyayari. So, dapat maging strong, okay? Maging strong kayo para labanan ito mga masasamang elemento. Ang nakakalungkot sa Pilipinas, kasi may mga kaibigan ako na nawawala ng pag-asa, even before this presidency ni BBM, even panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon sila ng hope na ganito, ganyan, ganyan. Pero mismo yung mga malalaking company sa Pilipinas, mga ahas na nangloloko sa kanilang mga kliyente. Kasi ano eh, yung batas sa atin sa Pilipinas, palakasan. Pag kilala mo si mayor, kilala mo si congressman, kailangan mo si senador, di ba? Kahit mali itong isang contractor na ito na nanloko, kunyari, nagpagawa ka ng bahay, di ba? Nagpagawa ka ng bahay, kasi may kaibigan akong ganun eh. May pagawa ng bahay, niloko ng contractor, niloko lahat, substandard ang mga nilalagay ng mga materyales, sa kabila ng, you know, nirereklamo niya, gumawa siya ng abogado, bla bla bla, yung mga ganon. Pero ito mga contractors, ito yung mga malaking negosyo, ang kakapal ng mukha. Sila pa yung matapang, sila pa ang, you know, sila pa ang feeling nila tama, sila nanloko na sila. Ito yung sad sa, ano, sa Pilipinas, na even pinaghirapan mo yung pera mo as OFW, umaasa ka na magkaroon ka ng bahay. Tapos ang ending pala, itong mga kumpanya, construction company, contractor, yung mga nagmamanage nitong project mo na para itayo ang bahay mo, eh sila pa yung manluloko. So kahit idaan mo sa abogado minsan, natitwist pa yung batas kasi ito si construction company o itong si, what they call it, si contractor, may kakilala na si ganito, tapos babayaran yung kaso. Yan yung sad part ng buhay natin sa Pilipinas. And maraming ahas, maraming betrayal. That's why ang pinakakawawa dito, yung taong mahirap,
yung walang pera. Ito nga, makakilala ko, kaya nilang lumaban sa tama. Pero nakakalusot pa rin itong mga malalaking businesses na anuhin sila, linkisin sila. So, hindi ko na po patatagalin itong mga ano dito. Itong, gusto ko lang kayo kumustahin kasi natuwa ako dahil nakapag-live na tayo dito sa Marlica. Yeah, kaya sabi ko dun sa kaibigan ko na kausap ko the other day, sabi ko, alam mo ba kung bakit ako ganito lumaban sa mga inaape? Alam mo ba kung bakit ganito na lang yung bunganga ko laban sa mga mapang-aping na sa politiko, na sa gobyerno? Kasi walang ano yung batas natin, palakasan. Paano na sabi ko, ikaw nga may pera ka pa eh, kaya mong kumuha ng abogado. Kaya mong labanan kahit papaano. Pero how much more itong mga taong wala? Ni wala ngang maiahaon, ano, ihain sa kanilang mga pagkain sa kanilang lamesa. Paano sila makalaban kung inapi sila? So, too much ang naranasan na ating mga kababayan ngayon. Of course, hindi po ako titigil sa pag, ano, kapag kasama ninyo kung paano i-air ang boses ng mga totoong nangyayari sa bayan. Hindi po tayo patitinag at para hindi nyo ma-miss ang aking mga updates, mag-subscribe po kayo sa Boldyak TV sa YouTube. B-O-L-D-Y-A-K, Hitag TV, Maharlika, Maharlikan Travel. Sa Facebook naman, Maharlika Boldyakera, Boldyakera, B-O-L-D-Y-A-K-E-R-A, and Maharlikan Travel. Diba, ang dami? Kasi palangga kung ang hindi ako sana binubusala ng mga Jejimon dito sa YouTube. Ay, sa, yeah, YouTube also, and Facebook. Isang channel lang tayo. Kaya dapat marami tayong backup para pag nategi yung buhay natin sa kabila, may buhay din tayo na isa pa. Anyway, this is your Lola Maharlika again. Ay, si Ma'am Nancy Solomon Trinidad. Ayan, aking palangga na laging tumutulong sa aking mga Maharlikan. So, love you guys. Hope to see you soon. Ma'am Nancy, bye. Hayahay ang buhay. May nag-comment. Ayan. Yeah, masarap. Oh, paduyan-duyan ang lolang hitad. Pabush.